Alright mga classmates, ngayon nagbabalik Mr. and Mrs. Rugby YouTube channel. At gusto ko magpasalamat kay President Carl Lisma sa kanyang advices about sa appointing 3 days before the fight, day of fight, tas kung mga kung ano-ano pang mga gagawin, no? Maraming salamat, Pres. At ngayon, dadako naman tayo sa isa sa pinaka-importante din mga classmate pag naglaro tayo ng ating mga Warriors, no? Dadako tayo ngayon sa gaffing. Ito si ang unang mag-share sa inyo mga classmate, si Vice President of AGBI. Walang iba kundi si Arjo o Super Andre Game Farm. So, okay. Bro, i-share mo yung experience mo about gaffing, sino yung mentor mo, paano ka nagsimula. Okay, so ayan, good morning mga classmates, no? So, welcome dito sa Mr. and Mrs. Rugby channel, no? So, ayan mga classmates, ang pag-uusapan natin ngayon ay about gaffing naman. So, kanina diniscuss ni Press ang pointing. So, dito tayo dadako ngayon sa gaffing kasi mga lods, minsan nakakalimutan natin, no? Na isa din sa mga importanteng parte ng event ay yung mga gaffers. So, shout out dyan sa lahat ng mga gaffers, no? Mabuhay kayo. At of course, bago ko simulan, shout out ko muna ang aking mentor, no, sa pag-gaff. Ayan, mga classmate, kilalang-kilala nyo ito, si Butchoy Gutabanga. Ayan, under gaffer yan ni Congressman na Waknang of Crossland Game Farm. And of course, ang aking chewin na talagang nagpalakas ng loob ko, binigyan niya ako ng opportunity magtari sa Roligon. First kabit, first turo, diretsyong kabit talaga. So ayan, si Tito Jonathan matindi, Gabuyo, no? Ayan, ang yung practice mo, bro. Yan yung ano, Roligon agad. Practice yun. So shout out dyan kay Tito Jonathan Gabuyo, no, ng Palawan. Nasa Palawan ngayon yan, doon nagpa-farm yan. Dati siyang handler gaffer din ni idol natin Baha Mitra. So nagkita-kita kami naman yan sa Roligon. So ito mga classmates, no, ang pag-gaff ay isa din sa mga importanteng party talaga ng labanan, which is kung minsan nakakalimutan nating i-appreciate, no. Pinaka-importante din yan, ha. Yan yung ano, bro, yung mga gaffer, yung mga hindi naririnig gaano. Oo, kasi madalas pagka nag-champion, ina-appreciate yung galing ng manok, galing ng leader, galing ng bloodline. So, minsan nakakalimutan natin yung mga gaffers pero pagtalo, natin. Pagtalo, sisi sa gaffer. Sige, bro. Yun ang realidad. Pero may nagsabi pa nga isang legend breeder, si Lance, mababanggit ko lang. 80% daw sa kanya is tari. So, may significance. So iano na lang ni Vice about yung kanyang sa pagtatari, mga okay. Classmates. Okay. Yeah, yeah. So ayan mga classmates, para sa akin talaga, tama yung sinabi ni Press, no, may narinig tayo at nakita na video yung ganun sinabi niya. Para sa akin mga classmates, equal hat. Simula sisiw, upbringing, paano naging maayos na stag yan, conditioning, pointing, hanggang gaffing. So lahat yan, i-consider natin yan, na balanse ang mga factors na yan. Kasi isa dyan sa mga yan ang makompromise natin. Wala na, sira na yung manok natin, sira na yung laban natin. So kailangan lahat yan ay balance ang tingin natin. Proportion. Oo, proportion. So hindi ka lang mag-matter sa isang bagay. Correct, tama. So ito mga classmates, ang pag-gap. Ako, nag-start talaga akong mag-practice una sa YouTube lang. Nanood ako sa YouTube, then every time na pumupunta ako sa farm ko, nagsasacrifice ako ng manok. Tinatarihan ko talaga yan, actual. Tinatarihan ko siya, tapos bibitaw ko sa gradas, bibidyoin ko at i-replay ko sa slow-mo para makita ko kung anong adjustments ang dapat kong gawin. So, mataas, medyo mataas ang tuition fee. Eh, wala talagang success kung hindi mo susubukan. Kailangan mo talagang mamuhunan mga classmate. No? Hindi lang kasi yan isang ano na pag kinuha mo, gusto mo, ayan na yon. Libre. Gusto natin libre. Oo, diba? Tama. Kung gusto natin umangat, kailangan natin mamuhunan. Sige bro, continue mo bro. Kung ano mga klaseng bakal. Invest tayo sa skills, no? Lahat ng learnings, kailangan isa-isahin natin, subukan natin para makuha natin ang iba't ibang styles ng pagtatari. Kasi marami sa ngayon mga brad ang kanya-kanyang diskarte sa pagtatare. Pero minsan subukan yung lagyan din ng konting science. Ganito, ang sa akin,
una, nag-invest talaga ako sa pag-practice, tapos sa bakal, no? Andito pa yung aking kauna-unahang bakal na ginamit. Yun, no? 5 years ago, nung nagsisimula ako magtari, which is yun yung Kinkilder. Kinkilder yung aking blade na pinagawa yun ni Kuya Butsoy Gutabanga para sa akin. Yun ang pinagpraktisan ko at yun ang nag-score talaga ng marami doon sa MCC. So, puntahan natin mga classmates yung una, yung sukat. Okay. Sukat ng kung paano... Kasi ang tari mga lods, ano yan eh. I mean mga classmates, maraming sukat, no? May 3 inches, 3 and a half, 3 and 3 fourths. 3.6, 7, 8, 3.9, hanggang sa 4 inches. Hanggang sa 4, hanggang sa 4 inches. So, alin ba sa mga yan ang ikakabit natin? No? Anong maganda? At ano ang maganda? Actually, lahat naman pwede mo ikabit dyan, pero talagang may karapat-dapat or may akma na sukat na angkop doon. Based sa experience mo. Based sa experience, oo. Yung iba kasi mga classmates, may nagkakabit, lagpas tuod ang sukat. Yung iba naman, kalambutan lang mismo. Yung iba naman, umaatras pa ng isang kaliskis galing sa kalambutan. Oo. Meron naman, umaangat sa kalambutan. Pero bilang tip ko sa mga nagsisimula, huwag nyo munang sundan yung mga yan kasi yung mga yan na nakikita naman yan along the way habang ginagawa nyo yung mga bagay-bagay na yon, nare-realize nyo yan doon. Sa mga nagsisimula, ang maititip ko muna, yung basic muna, no? Basic. Yun, basic. Ang sukat, feeder line kayo. So, feeder line. Pag inunat mo yung paa, di ba may balahibo dito yan bro sa tuhod? Oo. Tama yan. Doon kayo sa feeder line. Sa sukat yun, ha? Simula doon sa, anong tawag dito? Prop toe. Oo. So, doon may susukat yung garol, papunta doon sa may tuhod niya, yung pinakadulong-dulo ng inyong tari, dapat hanggang doon lang sa feeder line. Huwag nang lumagpas. Bumaba ng konti, okay lang. Kasi hindi natin pwede demo mga classmate. Bawal. Bawal tayong mawak na manok. Imaginin nyo na lang. Basta feeder line bro. Sige bro, continue. So, basta ang sukat, feeder line, no? Pag nakuha nyo na yung sukat, punta kayo sa asinta. So, sa pag-aasinta, mga classmates, marami ding techniques dyan. Yung iba dyan, talagang 130. Preset yan, tawag dyan, preset. Oo. Yung iba dyan, mga classmates, nag... 1.30, 1.45, mayroon. 1 o'clock, mayroon. Yung iba, talagang tumbada pa, kasi mabilis daw pumatay. Ano bang maganda, Bais, na ano, na para sa iyo na mabilis pumatay na preset na pagkabit? Bago ko sagutin yan, explain ko muna, no, na mag-start sila sa basic, no? Okay. Bali, kuhanin nyo yung feeder line at the same time mga lods, yung asinta nyo, ilagay nyo muna siya sa center as muna. Center as. Mga ka-classmate, explain ko lang po yung center as. Ano? Yung center as po, di ba yung sipit-sipitan po ng manok natin, may dalawang buto po yan. Pelvic bone. Na pelvic bone. Yung center as po, ito yung gitna nung Dalawang pelvic bone. So para alam niyo lang po kung ano yung center as na tinatawag ng ni Vice Joe, para yun yung magiging base ninyo. Okay, continue Vice Joe. Okay. So sa mga nagsisimula, para ito sa mga nagsisimula, no, mga classmates, no, kasi marami na talaga mga experts katulad nitong nasa kanan ko, expert itong mag-gaff. Saan, no? Saan bro? Kanan mo, kanan, nasa kanan mo. Pares lang sa kanan. So pares lang mga gaffers expert, din, no? Expert. So doon muna tayo sa basic para kasi pagka nag-share ka ng idea or pag nagturo ka or pag nag-aral ka, simula ka muna sa basic bago muna subukan bago yung mag-adjust trills, no? Bago ka mag-adjustment. Basic muna bago advance. So pinaka-basic talaga yan na walang ligaw is yung feeder line yung sukat, center as yung preset. Yun ang walang ligaw. Subukan yung ano yung pag-aralan or imagine nyo mga classmates, no? Kunting science to science. Ang tinatarget kasi natin, body ng manok. So ang body ng manok, most likely siguro parang mga ganito lang yung kalaki, eh. Di ba? Ngayon, kaya tayo nag-a-assign or nag-aasinta sa center as kasi pag nasa gradas yan sila, hindi naman tipong igagapos mo yung isa tapos papaluin mo ng papaluin. Di ba? May movement yun eh, gumagalaw yun eh. Minsan nagsa-sidestep yung kalaban mo. Pagpalo ng manok mo, kaya natin nilalagay sa center as kasi parang sa firing yan. Ang target mo, gitna. So, lumiis ka man ng konti dyan, pasok pa rin, tatama pa rin. So, yun yung basic. Ngayon, along the way, mga classmates, pag-aaralan nyo na lang yan kapag ginagawa nyo na sa actual, mas maganda lahat ng fights nyo, videoin nyo, tapos i-review nyo siya, ipi-play nyo ng slow-mo,
para makapag-adjust kayo kung alin ang mas magandang preset ng tare. No? Kasi sa kami ngayon, mga classmates, minsan ginagawa ko pa rin nagsi-center us. Minsan yung tip ni press sa akin na right pelvic bone, yun. Yun talaga ang mas mabilis pumatay. Pero ano yun, medyo sa mga baguhan, medyo mahirap siyang kapain pa, no? Kita Vice, may additional lang ako dun about dun sa center as na asinta para mas malinaw yung malinawan yung ating mga classmate bakit yung center as, explanation lang through science, no? Tayo yung gitna natin, ito yung gitna ng katawan natin, no? Hindi, yung gitna from ulo hanggang natin, yan yung center as natin. So, ito yung dalawang kamay natin. Pag sumuntok tayo, kahit tingnan nyo po yung pagsuntok natin, laging saan tumatama gitna, yung suntok gitna natin. Gitna. So, gitna. Gitna po yan. Hindi po, wala po sumusuntok ng ganun, duling palawa, kabila. Wala po sumusuntok ng pag-ganun. Lahat po ng sumusuntok, ganun. Kahit po sa kanan, sumuntok ka. Sa gitna pa rin po tumatama. Yun po yung equilibrium na tinatawag. Correct. Equilibrium. So, center as, yung pag sumuntok ka, lahat po ng suntok, nasa gitna. Yun po yung sinasabi ni Vice na dapat mag-umpisa muna tayo ng ng center as. Kasi, yun yung pinaka-basic. Yung tinuro ko naman sa kanya na right pelvic, yun naman po yung hook na tinatawag. Pag nag-hook ka, yun yung right, pag nag-hook ka ng right pelvic, pag sumuntok, yun yung mas deadly na mas pag tumama, mas kain. Mas kain. Pero wag muna po yun. Medyo malalim pa yun eh. Mag-umpisa muna po basic na sinasabi ni Vice na center as. Tandaan nyo po, yung equilibrium natin, yung pinakagitna, lagi po pag sumusuntok ang tao, dun po sa pinakasentro, yun po ang sinusuntok niya. Correct. Yun. Kaya laging ang target natin is yung center gitna as. Talaga. Gitna ng, kasi pag center as, mga classmates, ang ating alignment or asinta, ang target talaga niyan, sentro ng katawan ng manok. So, ibig sabihin, pag nilagay natin doon yung asinta natin, lumis man ng konti yan, aabot pa rin yan. Ngayon, bawat palo, pasok. Pasok yan. Ngayon, magkakatalo na lang yon sa fatal ng sugat. Ayun. So doon ka na lang mag-a-adjust. Yung ano ba, Vice, kaya natin inaano yan, inaambing natin yan sa mga boxer. Correct. Kung paano sila, meron tayong mga left hook, meron tayong mga straight, meron tayong mga uppercut. Yun yung mga preset na tinatawag naman sa tare, mga classmate. Yung mga deadly kasi na mga blows, like yung mga hook na shot, yun po yung mga deadly kasi it can kill one shot. Correct. Yung center naman, it can snap. Yung kung gusto mong maka-disable kagad ng paralyzed na enemy ng mabilis, it can snap one shot. Yun yung mga inaambing lang natin sa boxing, mga classmate, para mas madali nyo pong matutunan. Basta lagi po nyo tatandaan yung balance po, yung balance, titignan nyo yung balance sa basic. So, yun yung input na titignan nyo kung paano kayo mag-aasinta yung preset niya. Okay, continue, Vice. So, ayun, mga classmates, no, ang binigay kong tips as a basic na pagsisimula sa pag-gap is sa sukat, feeder line, tapos sa asinta ay center as. Yun, mga classmate, vertical alignment yun. Ngayon, meron tayo minsan nakakalimutan, which is yun namang yung horizontal alignment naman. So, paano nga ba yung horizontal alignment, mga classmates, no? So, sideways, titignan nyo yun. Titignan nyo sideways yung manok nyo, mga classmates. Kung napapansin nyo, may tahid. Lahat ng mga tandang natin may tahid, di ba? Sa spar. So, ito, mga classmates, science din ito. Yung tahid nila, or yung spar, yan kasi, dinesign na talaga kasi yung mga manok na magiging natural na armor nila yan. So, yan na yung weapon nila, naturally. Ngayon, wag na tayong lumayo dyan. Yan na ang susundan nating alignment, no? So, kung gagawin mo, patatagilid mo, ang pinaka-dabis dyan para makuha nyo, mga classmate, pag nagkakabit kayo ng bid-bid, no? Yung bid-bid nyo, ilagay mo dun sa may tahid niya,
Then kunin mo yung eskwala, no, ng diretso ng paa tsaka yung tide niya. Yun yung point dapat ng ating yung dulo ng spine. Tare. Oo. So ngayon, may mga midpoint, may mga low point, may mga high point na mga tare para makuha mo yon ng adjustment noon sa sapin. Kung kakapalan mo ba yung ibabaw, yung kakapalan mo yung baba. Baba. Kaya basta wala talagang ano yan, mga ang classmates. Ang point dyan, boys, yung ano, yung dulo ng tare, kumbaga ito kasi nakanayan. Yun ang hahabulin mo, yun ang kukuhanin mo. Pro, ano siya, level doon sa spar ng manok. Ngayon, kung diba, ito yung paa, ito yung tahid, yung gap mo, nakaganon yan. So yung dulo niya, kailangan pantay doon sa may tahid niya. Oh, yan yung mga basic na pagkakasa na walang ligaw, mga classmates. Tatama at tatama yung mga yan. Ang tawag dyan, mga classmates, simple lang, spar alignment asinta. Yan asinta na tawag dyan. Spar alignment. Matagal na po yan. Na, noon, alam noon ng karamihan. Alam. Oh. Pero ngayon, marami ng bagong techniques. Ang sinasabi ko ngayon, press, is para doon sa mga baguhan. Oh. Start muna tayo sa basic kasi pag nag-jump up kaagad tayo sa iba't ibang techniques, mga classmates, mahirap mag-adjust. Maganda yung nagsisimula ka sa basic, hanggang unti-unti mo silang i-adjust. Ikaw mismo na gaffer ang makaka-realize kung ano ang pinaka-the best na asenta para tama, tama sa manok mo. Yo.